Itong Diyos na ito nang nagsalita. Nang sabi niya, itatakda ko sa tao mamatay ng isa. Kaya yung nakalagay sa Biblia, lahat na nakalagay po ito is totoo. So kung kailangan, ang utos ng Diyos ay magpapautismo. Bakit hindi ginagawa? Salamat po sa pagtugon ng mga kapatid na sumilalim sa bautismo. Ang layunin ng ating Panginoon Jesus Cristo is maligtas ang lahat ng mga tao. Ang layunin ng mga apostol noong unang panahon is maligtas ang mga tao. Ng mga propeta, ang layunin ng huling mga ngaral is maligtas din ang mga tao. Pareho ang layunin namin ni Jesus Christ at ganun din ang mga apostol. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Gusto niya maligtas ang lahat ng mga tao. Ayaw niya na may mapahamak. Ano po saan dito? 1 Timothy 4 verse 2 at 2:4. Na siyang maiibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayaw ng tao, ayaw ng Diyos na meron po magpunta dito sa hell na ito. Dahil napakahirap. Ang gusto niya, maligtas. Ngunit anong ginagawa ng tao? Ayaw sa utos. Sinusuway ang utos ng Diyos. Utos po ba ito? Utos po ito ng magpabautismo. Kung yung magulang mo, pag hindi sila nung utos mo, naiinis eh. Papalad tayo dahil ang Diyos ay pagbibig. Binibigyan pa tayo ng panahon, ng chance upang sumunod at sundin ang kanyang mga utos. Mayarap po ba ito? Hindi po mayarap. Isa ito sa requirements upang tayo po ay maligtas. Inulit-ulit ko na. Mark 16:16. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Totoo ba ang sabi yun? Totoo po ba yun? Totoo yun. Dahil sinabi ng Diyos, 9:27, ang tao ay mamatay ng minsan. Nangyayari po ba? Nangyayari. So kailangan mo magpabautismo. Sumampalataya at magpabautismo. Totoo to. Hindi lang gawa-gawa itong Biblia. Sinabi ng ilan, yung Biblia eh, salita at surat lang naman ng tao ko eh. Ginawa lang naman ng tao ko eh. Tama, ginawa ng tao. Pero, guided sila by the Holy Spirit. Merong pula sa Old Testament na mangyayari dito sa New Testament. Napakahaba ng gap. Kung ikaw, normal na tao, magsulat ka ng libro ngayon, huhulaan mo, yung mangyayari sa 2027, hindi mo mahulaan. Dahil nga, ang nagsulat ng Biblia ay guided by the Holy Spirit. Nahulaan nila kahit na napakalayo na ang nanggap o napakalayo na ang mangyayari. Dahil nga ang Biblia po ay salita ng Diyos. Utos. Utos po ito. Ang magbabautismo. Yung Biblia ay totoo, salita ng Diyos. Ang sabi ko nga dito sa ano eh, Isaiah. Basahin po natin. Isaiah 34 verse 16. Ang sabi dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ito yun. At inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kasama sapagkat iniuutos ng aking bibig at pinisan sila ng aking espiritu. Ito yon, walang mga kailangan ng kasama, sapat na to upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil nga po, ang Biblia ay salita ng Diyos. Totoo na kailangan mong sumampalataya at magbabautismo. Dahil sa sabi nito ng ating Panginoon na Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na nagsalita noong unang panahon, ang sabi niya sa ating Panginoon si Kristo, dahil ang ating Panginoon si Kristo ang messenger natin ngayon eh. Nasa Hebrew 1. Siya ang nagsasalita. Dahil ang Biblia, ang kinauuyan ng Biblia, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Kristo. Hebrew 1 verse 1. Ang sabi dito, ang Diyos, ito,
ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng kanyang propeta. Sabi sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Itong ama nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya yung messenger, siya yung nagsasalita ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman nito ay ginawaan sanlibutan. See? Siya ang tagapagmana ng sanlibutan. Kaya ang sabi ng Mark, ng Matthew 28, verse 18, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad dito, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, ibinigay na sa akin. Siya yung tagapagmana. So ang doktrina ng ating Panginoon sa Kristo, ang ating sinusunod ngayon, yung utos niya, dahil sinasabi ng ilan, baka may encounter niyo rin po, dinidisregard daw natin yung Ama. Dahil marami ang sasabi na bakit yung Diyos Ama ay hindi natin kinikilala. Hindi po. Sa panalangin po sa natin, naka-address sa Ama. Banguli, Jesus Christ, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Dahil ang utos ay sumunod tayo sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Sa kanya tayo sumunod. Ang Ama na mismo nagsabi sa Matthew 17 verse 5, siya ang sinisintak ng anak na lubos kong pinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ipinaubaya na sa ating Panginoon Kristo. Kaya, ang sinusunod natin doktrina ngayon, wala na tayo sa doktrina ng Old Testament, wala ng tithes, wala ng instrument, naging anino na lang yun, kasama yun sa naging anino. Ang ating sinusunod, gaya na sinabi ko, doktrina ng ating Panginoon Kristo. Kasi, ang sabi sa Matthew 28 verse 20, ituro, ha? Matthew 28 verse 20, na ang bagay po na yung bautismo na ito ay talagang tahas ang sinabi ng Panginoon Kristo na utos. Utos niyo po ito. Ang sabi niya sa 28 verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanila ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Utos po ba ito na magpabautismo? Utos ng ating Panginoon si Kristo na ikaw na tayo ay magpabautismo. At ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sabi diyan, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Inutusan niyo itong mga alagad. Ang sabi kasi sa nating diyan, bautismuhan. So kasama sa utos, itong bautismo na ito. Ano ang dahilan bakit hindi po natin magawa itong utos nito? Ang nag-uutos dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sino ba ang ating Panginoon Kristo? Siya ang nagbigay ng buhay natin ng lahat ng tinatangkilig natin. Lakas, bahay, yung perang nasa pulsa mo ngayon, hindi sa'yo yan. Ipinahiram lang sa'yo na siya. Anytime, pwede niyang kunin yung yaman mo sa napakaraming paraan. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Genesis 17:1. Siya ang Diyos, itong Diyos na ito, na makapangyarihan sa lahat. Ang ating Panginoon si Kristo ang nagsasabi na kailangan mong magpabautismo. Bakit hindi po natin sinusunod? Bakit niya ini-insist ang bagay nito? Kasi hindi naman kami nagsasabi nito eh. Ang ating Panginoon sa Kristo ang nagsasalita nito. Naging instrumento lang kami upang ihatid sa inyong mga tenga. Nasabihin at ipaalaala na kailangan natin gawin ang bagay nito upang tayo maligtas. Dahil ang gusto nga ng Diyos sa 1 Timothy 2 verse 4, ibig niya na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Anong katotohanan yun? Itong Biblia. John 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan.